What's up, you guys? Good morning, good evening, good afternoon. San man kayong lupalok ng mundo? Hello, 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 hello. My name is Ano, and welcome back to my channel. What's up, you guys? Ayun, isang maulan na umaga dito ngayon sa Michigan and syempre sa Pilipinas while I'm filming this, for sure, gabi doon. And saan man kayong lupalok ng mundo, like I said, so dami kong daldal ngayon. Okay, anyways, bago ko mag-umpisa ang topic natin for today ay, actually, hindi ko alam kung paano ko siya itatitle kasi ganito yun. May mga nagko-question, mga kababayan natin na nagsasend ng comments, ng questions, like, personal questions, like, how was your experience? Kasi, as of now, I'm on my 2-year green card, which is yung condition, resident, permanent resident dito sa Philippines, as dito sa US. And, dami tatanong parang, kasi yung iba, hindi alam na pwede kang umuwi with that green card, kasi nga condition yung green card mo. And then, yung iba naman, ano yung magiging problem or ano yung pwedeng dalhin and all that. So, nandito ko ngayon sa tamang vlog at nandito ko ngayon sa tamang video. Itatakal ko siya lahat at dahil para hindi ko makalimutan, I also made a list for that para hindi ko makalimutan. And medyo natagalan ako nag-vlog kasi I've been busy after dumating kasi kami dito and then ang daming ginagawa and all that. Anyways, okay, let's get started. Okay din. Dating gawin tayo, magtatakal ako, ikukwento ko sa inyo. And then, please watch hanggang sa end ng video na to kasi hindi ko alam kung saan ko i-mention yung part kung saan nyo pwedeng dadalhin. But just in case na nagmamadali ka and all that, you can check the description box kasi for sure, ililist ako din yan lahat para naman somehow is mas ma-ano nyo yung mga listahan at kung mabilis yung aking pananalita, which I'm aware, pero hindi ko kasi kayang slow-mo ng ganito. Parang feeling ko masihingalin ako pag binigalan ko yung pananalita ko. Again, let's get started. Okay, first up, galing ako dito. Note po. 2 years green card, permanent resident dito sa US. Okay. Umuwi kami, mag-expire na yung green card ko on August. Pero umuwi kami ng March. So, medyo ano yung pagitan ng months niya, di ba? Pero pwede pa po. Ayon kasi sa USCIS website, you can still use yung green card mo. Pwede kang umuwi, pwede kang mag-travel outside the US as long as yung green card mo ay hindi pa expired. Okay? So, unlike passport na kailangan, 6 months valid pa yung passport mo para ka makapag-travel, di ba? But this one's green card, it doesn't matter as long as valid pa. Makaalis ka at pagbalik mo, valid pa yung green card mo. Well, sa atin namang mga 2 years green card holder or yung with condition na permanent resident, sa atin ay kailangan tayo ay makapag-apply na ng ROC. Are you kidding me? Naglulobat yung camera ko. Kailangan nating mag apply ng ROC ba o yung removal of condition ng green card natin 90 days. Okay, before or within 90 days before mag-expire ang ating green card na 2 years, okay? Okay, so yung experience ko is ito. Kung ano yung mga dinala ko, okay, ang dinala ko ay, syempre, passport, the ticket, yung green card ko, hindi ko kinalimutan, and yung marriage certificate ko, okay? Ang dinala ko lang po ay photocopy ng marriage certificate ko kasi hindi ko naman alam kung baka mawala eh, and all that. And kahit na may extra copy ka, still, di ba, it's a document na importante. So, ang dinala ko lang ay photocopy ng aking marriage certificate. And isa pa, ang titingnan lang naman doon is yung license number and all that. Ma-access naman nila yon. So, yun po yung mga dala ko. Siyempre, maliban sa mga bagahe and all that. So, yun. Again, passport ko with ticket, siyempre. And then, green card at saka yung marriage certificate ko. Yun yung dala ko. Yung apat lang na yun. Yung apat lang na yun, okay? Yung pinaka-importanting document na dala ko. Okay? And then, after nun, paglabas dito sa US, it was smooth actually, walang question, parang you go lang, check lang yung bagahe mo and all that, walang question at all. And then, pagdating sa Pilipinas, sa immigration,
electronics na lahat. So, pagdating doon, Pilipinas pa rin, o Philippine passport pa rin yung dala ko, doon ako sa machine, you scan yung, I'm gonna make it fast kasi naglulobat yung ano ko. So, in-scan ko lang yung passport ko, and then may lumabas na sticker, and then, if i-guide ka nila doon na pumunta ka doon sa parang table sa side, and then may instructions doon kung paano mo, and where to put your sticker. So, ayun. So, dun lang. Ginaya ko lang yun. Sinundan ko lang instructions. And then, ni-stick ko lang yung sticker na lumabas. Which is, ang nakalagay dun sa sticker ay yung name ko, passport number, date ng arrival ko. Okay? Yun yung nakalagay dun eh. And then, so, dinikit ko lang. Ayun. So, it was all smooth. Simula nung umalis ako ng US hanggang dumating ako ng Pilipinas. And then, paalis na ulit. Pabalik na dito sa US. From the Philippines, from the airport, nung binigay yung ticket and passport, hinanapan ako ng green card. Why? First off, kasi syempre, Philippine passport ako. So, they need to see a proof na legal akong papasok or pupunta sa Amerika. So, they look for my green card. And then, pinakita ko. Nung sinabi ko sa kanila, ay, nung pinakita ko yung green card ko, sabi sa akin nung babae or nung FA, since may green card ako, ako po ay na-waive sa payment na terminal fee or yung tax ata. Ito yung itsura niya. Ayan. So, ito yung kinuha ko dun. So, from the, what do you call this? So, pumunta pa ako dun sa kuhanan, sa may bandang dulo yun eh, somewhere. Dun sa pwedeng kuhanan ng mga stickers and all that. So, hindi ko na kailangan magbayad. Pagkakuha ko ng papel na yun, bumalik lang ako dun sa counter, and then binigay na sa akin yung gate pass ko. Parang, binigay na sa akin yung ticket ko and all that. So, binigay na ulit lahat. And then, pagpunta dun, pagpunta sa gate, smooth naman lahat, walang problema. And then, since ang layover namin ay Korea, pagdating sa Korea, syempre, check lang ulit. And then, before kami sumakay ng plane or sa mismong gate sa Korea, chinek lang nung FA, di ba, tinitingnan doon yung ticket and all that, may tinatatak or something. Hinanapan ulit ako ng green card doon kasi syempre nga naman, Philippine passport, and then pupunta ka ng US. So, ayun, so chinek lang kung may green card, pinakita ko lang, and then smooth ulit. Okay, eto naman na. Pagdating namin sa US, akala ko medyo mas may, ano, medyo ikababagal lang konti kasi nga first time ko din, so worried din ako. Again, ang dala-dala ko po noon ay passport, yung ticket, yung green card at yung marriage certificate ko. Okay, I'll explain later kung bakit may kailangan may dalang marriage certificate. Hindi lang sa akin, kundi para sa iba. Okay, I'll explain later, so watch hanggang sa end. Eto na nga, yung experience ko na nandun na ako dun sa US Immigration, since ang process ngayon dun sa US Immigration is for family, yung ano nyo, yung paharap sa immigration, di ba? Sa officer. So, kaming dalawa mag-asawa, nagsabay. And then, actually, yung asawa ko is, dun na lang siya sa ini-scan na passport. Kaso, since kailangan sabay, sinamahan niya ako dun sa US Immigration. And then, ayun, tinanong lang ko anong relation namin. And then, sinabi namin, mag-asawa or spouse, ang ganon, she's my wife or something like that. Bahala na kayo kung anong gagamitin yung term. Basta mag-asawa. Ayan. So, ayan, sabi lang, okay, tapos tinignan lang, kasi nilagay ko na doon sa passport ko, pagkaabot ko kasi ng passport ko doon sa US Immigration, is nakalagay na doon yung green card ko, para hindi na niya hanapin. And then, tinignan lang niya, and then, nag-stamp na siya sa passport ko, and then, that's it. That's it, super smooth, walang problema. Okay, ito na yung sinasabi ko na bakit may dala akong marriage certificate na hindi naman hinanap sa akin. Hindi hinanap sa akin kasi, yung apelyido ko nung dalaga ko is same pa rin ng apelyido ko ngayong kasal ako. So, kung ano yung apelyido ko dun sa passport ko, sa green card ko, iisa. At sa marriage certificate ko, iisa. Ngayon, why do you have to bring your marriage certificate? Para mostly common ito sa mga straight couples. Okay, sa mga straight couples, you have to bring it especially kung yung apelyido mo nung dalaga ka is hindi pa natatransfer sa passport mo kasi sa atin, hindi mo pa pwedeng iparenew yung passport mo kung, alam mo na, kung di pa pa-expire, di ba? So, ganun yung nangyayari sa atin. O kaya naman, nag-apply ka ng AOS, hindi nasunod yung ano, o kaya nag-apply ka ng marriage license, hindi katulad kasi sa Pilipinas na,
what do you call this? Pag ano mo sa Pilipinas, pag kinasal ka sa lalaki at babae, parang automatic, kung natanda sabihin mo, may batas din naman po tayo doon na pwede rin, may right yung babae na hindi sundin yung apelido ng lalaki. But anyways, common sa atin na pag kinasal si lalaki at si babae sa Pilipinas, automatic yung apelido ng lalaki is magiging last name na din ng babae. So common yon. Dito po sa US, kailangan mong i-mention or kailangan sabihin kasi mas common dito yung hindi dinadala yung last name. Okay? So maraming nagkakamali at marami ako nakakausap na katulad namin, hindi namin na-mention na, hey, I'm gonna use yung my wife's last name. Hindi namin nasabi yon. So, yun ang mangyayari ngayon. Kung yung marriage certificate mo, yung pangalan mo sa passport na bago mo, pangalan mo sa green card is yung last name pa rin ng asawa mo. Okay, so balik tayo dun sa topic. Tulad na sinasabi ko kanina, mamatay na kasi. Well, hindi ko inabot, namatay yung camera. But anyways, as I was saying kanina, yun nga, sa atin, automatic kasi, or common sa atin, automatic, pag kinasal si girl sa guy, automatic yung last name ng guy, dadali na ng girl. Although, meron din naman tayong batas sa Philippines na pwede mo din, you have the right din, na wag dalhin yung last name ng asawa mo. So, depende na yun sa pag-uusap. Pero, mas common sa atin is yung napapagtan talaga yung last name ni girl. Well, dito sa US, like I've said, yun nga, you have choice. And then, mas common na, well, siguro, sabihin na lang natin 50-50, yung iba dinadala, yung iba hindi. For example, two options, okay? Yung isang problem, yung isang issue is yung nadala mo yung last name ng asawa mo. So, yung green card mo, last name ng asawa mo, marriage certificate mo, last name ng asawa mo, pero yung passport mo is last name mo pa ng dalaga ka. At syempre, hindi naman, again, yung sinabi ko kanina, sa atin kasi kailangan or yun naman yun, yung pag hindi pa pa-expired, eh hindi mo pa pwedeng i-renew or papalitan or pa-update or something. So, ayun nga, kung di mo pa napapa-update or pwede mo rin sigurong mag-usa ka or something, I don't know kung may special ano doon, pero I'm not sure kasi hindi naman ako aware doon, hindi ko pa nagagawa or kahit mag-ROM ka ata or something, I don't know, I'm not sure, okay? Hindi ko yan yung option na yun kasi hindi ko alam. Anyway, so as I was saying, kung yung green card mo, yung last name ng asawa mo, yung marriage certificate mo, last name ng asawa mo, but then yung passport mo ay last name mo nung dalaga, you have to have your marriage certificate with you pag nag-travel ka outside US. Why? Okay, I have a friend, and ang naging issue niya is iba yung last name niya sa passport, and then iisa yung last name niya sa green card. Ayun, and hindi niya dala yung marriage certificate niya as proof na kinasal siya, and yun nga. So, nagkaroon siya ng extra charge. I don't know how much, and I'm not sure, baka kasi magkakaiba din. So, again, yun, you have to have your marriage certificate kung ganun yung issue mo or yung problem mo. Pero rest assured, makaka-uwi ka pa rin, makakabalik ka ng US because of your green card. So, wala kang dapat i-worry. Para less lang sa hassle and sa extra expenses, yun lang, bring your marriage certificate with you, okay? Yun, so pangalawang option naman, kaya ako naman dinala yung sa akin, baka questionin ako or whatever, kasi yung last name na dala-dala ko ay last name ko pa rin ng dalaga. Okay, hindi namin ginusto yun. Pero nagkaroon ng conflict nung nag-apply kami ng marriage license kasi we didn't inform yung office na I'm gonna use yung last name ng asawa ko. So, yun yun. Tapos, ang nangyari, syempre, lumabas sa marriage certificate, pangalan ko pa rin ng dalaga or last name ko pa rin ng dalaga. Although, ang status ko, syempre, married. Ayun, magkaiba yun, okay? So, yung last name ko pa rin, and then, lahat mula sa passport, mula hanggang sa green card, hanggang sa marriage certificate, is yung last name ko pa rin ng dalaga ako. Ayun, na naging advantage naman nung umuwi ako ng Philippines, pagbalik dito, walang hassle kasi lahat ng documents ko ay isa yung last name ko, isa yung name ko. Although, dala ko yung marriage certificate ko, hindi na kinailangan kasi nga, isa yung name ko sa passport and then sa green card. So, yun lang yun. Yun lang yung sinasabi ko na kung yung ang problem nyo is yung pangalan mo or yung last name mo ay naiba dun sa dalawang documents na importante, which is green card and passport. You have to have your marriage certificate.
And then yung katulad nung sa akin naman, you have to still have your marriage certificate kasi you'll never know kung yes nila eh, di ba? Or you'll never know kung sino yung matatapat na officer na mamaya ma-question na paano mo na-obtain yung or paano mo nakuha yung green card mo. And then, ayun, yun lang yung magiging, alam mo yun, ready tayo lagi. Nararatal ako kasi nag-start na akong mag-vlog and then biglang namatay yung camera. So parang, although pinanood ko yung last kong vlog, yung last kong video, still, alam mo yung hindi mo alam sa paano mag-catch up yung susunod na sinasabi mo kasi kanina tuloy-tuloy na. But anyways, ayun, yun yung magiging topic natin. And then don't forget to click the description box. Kasi ililista ko doon yung mga dinala ko kung mabilis or hindi nyo iintindihan. And then, lagi kong sinasabi, thank you so much sa mga subscribers, sa mga loyal subscribers. And then, for those who haven't subscribed at interesado sa mga process, meron po ako mga videos from K1 hanggang sa medical, hanggang sa CFO, hanggang sa AUS. And, ayun, ngayon naman po ay pa-ROC ako. Nag-start na yung ginagawa kong pag-collect ng mga documents sa kailangan ko. Pero gagawa ako ng video for that. And then step by step this time, unlike K1 kasi, I wasn't ready. So, hindi ko na-vlog lahat. I started vlogging lang na nandito na ako. So, more on experience. But this time, I'll do a step by step video. Mula sa pag-prepare ko, mula hanggang sa pagpasa, hanggang sa anong mangyayari sa susunod. Ayun, so if you're in the same process, click subscribe button. And the notification bell for notifications and updates sa mga videos na darating. And then, kung syempre na bored ka at wala ka lang magawa, please do watch my other vlogs. Ayun, and again, sa mga videos regarding visa and all the process, meron akong playlist. Just click yung playlist lang natin dyan sa taas. And then, ayun muna. See you again next time. Shall we be? Thank you for watching. Bye-bye.